masaya nandito pa rin naman ako kahit nasasaktan sa TV na lang pala kita makikitang masaya sa feeling ng iba. Titiisin ko. Yun mga kalingap, mga kababayan, balikan natin si Joy at kumustahin natin. Kasi medyo matagal-tagal tayo, hindi nakapunta rito, no? Ayan, parang walang tao. Ayun. Kumusta ka na, Joy? Sino kasama mo dito? Wala. Bakit? Umalis sila, mama. Saan sila pumunta? Sa Dangkalan. Anong ginagawa doon? Ano, tumutulong mag-ano, kasi kakasal yung tito ko. Ah, okay. So, ikaw lang mag-isa dito? Tapos yung kapatid ko naglaro doon sa labas. Buti hindi ka sumama doon? Eh, naglaba ko ng uniform namin. Ah, naglaba ka ng uniform? Katapos ko pa lang. Okay. So, kumusta ang pag-aaral mo? Okay naman. So, lahat sila kasama doon? Hindi. Pati papa mo kasama papa, rin? Papa, tapos si papa, tapos si mama, tapos yung bunso naming kapatid. Ilan nga pala kayo magkapatid? Pito. Pito? Nasaan sila? Yung iba nasa labas, tapos yung si kuya nasa ano, dunsol, sa pinsan niya, ka Kuya Jisrel. Okay. So, ito pala yung ano ng bahay ninyo, no? Hindi, yung bahay namin na yun. Ah, yun pala, bahay sorry. Bahay ni nanay. Ah, bahay ng lula mo. Lang kami. Kasi yung bahay namin, butas-butas na. Na pinasok mo ang lahat ng puno ng laro. Di mo ba naiisip mo tayo paring dalawa? Pero okay lang naman kung saan ka masaya. Nandito pa rin naman ako kahit nasasaktan sa TV na lang pala kita makikitang masaya sa feeling ng iba. Titiisin ko ang lahat ng sakit basta para sa'yo kung saan ka masaya. Naniwala ako sa lahat ng iyong sinabi na ako lang ang mamahalin ka ng iba. Pero okay lang naman kung saan ka masaya. Nandito pa rin naman ako kahit nasasaktan sa TV na lang pala kita makikitang masaya sa piling ng iba. Itiisin ko ang lahat ng sakit basta para sa'yo kung saan ka masaya. Wala na kong ibang hiling kundi ang lumigaya ka at ma tupan mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Basta't lagi mong tandaan ang sinambit ko sa'yo na pag pumasok ka dyan ay paglabas mo'y mahal pa rin kita. Wow! Sa TV na lang pala kita makikitang masaya sa piling ng iba. Titiisin ko ang lahat ng sakit
Basta para sa'yo, kung saan ka masaya, susuportahan kita, kung sa kanya ka masaya. Ah, okay. Dito lang kami nakisilong muna kasi butas-butas na trapal lang sa taas. So, bahay to ni nanay. Bahay ng lula ninyo? Bahay ng ina ni mama. Oo, ay, kaya nga, lula mo. Ina ni papa? Ina ng papa mo. So, oo. Lula mo nga. Kailan pa kayong tumira dito? Matagal na. Pagkatapos ng ano, bagyong Pisoy. So, ibig sabihin, iyan, anong ginagawa nyo na lang dyan? Sa bahay nyo na yan? Yan lang tumutulog si kuya. So, ito, dito talaga kayo, pansamantalang tumitira. So, pero ito yung bahay ninyo. Opo. Mga, tanda mo ba kung mga ilang buwan akong hindi nakabalik? Sa palagay mo, mga ilang buwan? Abutin ba ng dalawang buwan, isang buwan, o ano ba? Mula nung na, ano kita dito, siguro mga 1 month, no? Okay, so, yun nga, pag-aaral mo tuloy-tuloy naman, di ba? At salamat naman. So ngayon, anong ano natin? Meron ka bang, baka man na itatabi kang pagkain dyan? Wala. Wala? Pa kami kumakain eh. Ako, hindi pa ako kumakain. Kasi nasadang ka lang sila, mama. Eh, tinaon ko sana ng tanghali para ka ako dito na rin ako magkikain eh. Paano yan? Dito may dala akong bigas. Thank you. Para sa inyo yan, ha? Yan ay galing kay Kuya Bal Santos Matubang. So, pwede tayo magkwentuhan? Apa. May mga kunting tanong lang din ako sa iyo. So, ang problema, parang maraming upuan. Saan bang upuan ninyo? So, ibig sabihin, ito talaga yung bahay ninyo. Apa. Pero, ang problema, as in, hindi na kayo dito nakatira kasi ito na yung, oo nga, no? So, nung unang vlog ko kasi sa'yo, nag-usap lang tayo doon sa labasan. So, ito pala yung ano ng bahay ninyo. Ay, grabe naman. So, yun mga kalingap, mga kababayan, no? Yung bahay pala nito ni Joy. Anong pangalan ng mama mo? Ronilyn. Ronilyn. Yun, yung mama ni Joy ay Ronilyn. Ito pala yung sitwasyon ng kanilang bahay, no? Ayan, yung bubong niya. Ayan. Gusto ko lang mga kalingap makita din natin yung sitwasyon ng bahay nila, no? Kaya ginagawa natin ito for documentary na rin. Ayan. Ito ay trapal, ho. Trapal. Diba? Grabe pala, no? Yun, no? Oh. So, ganun din to Joy, di ba? Dito sa itong bahay na tinitira ninyo, na sabi mo isa lola mo, ay nakahilig na rin. Nung bagyong Pisoy. Nung bagyong Pisoy. So, kailan ba yung tanda mo ba yung bagyong Pisoy? Nakalimutan ko na. Sabi natin 4 years. So, sa loob ng 4 years, hindi talaga ito napagawa. Kahit yung bahay ninyo. Hindi. Ay, grabe mga kalingap, no? Yung nilipatan din nila na bahay ng kanilang lola ay ito rin. Yan o, nakahilig na rin yun. So, yun nga, Joy. Sa ngayon, ilang taon ka na? 13. Ano ba yung pinaka ano na trabaho ng papa mo? Ano, maglaot. Sa laot? Sa palagay mo, mga magkano yung kinikita ni papa mo sa paglalaot niya? Hindi ko man alam. Hindi mo alam.
So, pangilan ka sa magkakapatid ninyo? Pang-apat. Pang-apat ka. Kasi pito kayo, tama? Mm-hmm. Pito. So, yung panganay sa inyo, ilang ano nag-aaral ba siya? Opo, grade 11. Grade 11. So, sa pangalawa? Grade 10. Tapos ikaw? Yung sumunod pa sa kanya, yung bali pangatlo? Grade 9. Grade 9. Tapos ikaw? Grade 7. Grade 7. So, yun. Tama nga, no? Yung sumunod sa iyo? Grade 5. Grade 5. So, yung mayroon pa? May isa pa ng grade 3. Yun. Talagang no? So, ito si mama mo, niya ngayon? Ano yung talagang pinagkakakitaan niya rin? Yung paglalabandira. Nakikipaglabandira. Buti araw-araw naman. Hindi naman. Tuwing Sabado lang. Minsan lang. Minsan lang. Kasi yun nga pala yung kwento niya, no? Para sa'yo, ano yung nararamdaman mo sa ganitong sitwasyon na nakikita mo sa yung mga magulang, sa yung mga kapatid na yung hirap ninyo, ano yung naiisip mo? Sobrang hirap. So para sa'yo, ano yung pwede mong, kumbaga ano yung pwede mong pangarap or ano yung pangarap mo para at least kumbaga matulungan sila na kahit papaano may angat ng konti or makamit ninyo yung kahit papaano na hindi ganitong pamumuhay? Ang pangarap ko kasi, ang gusto kong pangarap niya, flight attendant para matulungan ko sila mama. Flight tapos, attendants talaga? Para mapaayos tong bahay namin. So talagang ang pangarap mo is flight attendants? Okay. Medyo yung flight attendants. Pero sa palagay mo, kaya mo? Para sa'yo, kaya mo? So sa ngayon na grade 7 ka, kailangan mo talagang ipagpatuloy yung pag-aaral mo para makamit mo yung iyong gustong marating, no? Halimbawa, ako yung tatay mo at tumigil ko muna sa pag-aaral, tumigil muna kayo sa pag-aaral kasi hindi ko kayo kayang pag-aralin muna sa ngayon. Sabihin ko, huwag muna akong patigilin kasi gusto kong makatapos ng pag-aaral para matupad ko yung pangarap ko. Tapos matulungan ko sila sa mapagawa tong bahay. Talagang ikaw talaga ay may pangarap. Dito sa mga kapatid mo na nakakatanda sa iyo, sa palagay mo may mga pangarap din ba sila? Hindi ko naman alam. Okay, pero ikaw talaga ay may pangarap talaga. Mayroon ka talagang gustong marating sa pag-aaral mo. Okay. Ipagpatuloy mo yan kasi alam ko naman na nakikita ko naman sa iyo, nararamdaman ko naman na malakas ang loob mo kasi yun nga yung nilalakad mo magmula dito hanggang doon sa school. Halos ilang barangay ang dinadaanan. Malinaw, ano pa ba yun? Binisitan, then Imagaan, di ba? Grabe, malayo. So di ba may may talent ka? Opo. O nga pala, naalala ko nga pala, di ba may talent ka? Naalala mo pa rin ba yung talent mo? Ano yung talent mo? Kumanta. Okay. So, sige, mag-relax ka muna. At maya-maya, kasi medyo nakikita ko sa'yo yung mata mo namumula. Mag-relax ka muna, ha? Wala nang tayo dawa. Kay tagal na rin ng panahon di nakikita kay bilis ng mga oras kay bilis ng panahon parang dati tayo pa mula ng iyon kung alam mo lang na mahal pa kita. Kaso di na pwede dahil meron ka ng iba. Kung alam mo lang gusto kitang balikan. Kaso may mahal ka na at di na ako ang iyong mundo. Kisakit namang makita na
Sa iba ka na sumasaya, binubuan niyo na yung dating pinapangarap. Alam natin noon, kabilis ng mga oras, kabilis ng panahon, parang dati tayo pa, wala nang iyon. Kung alam mo lang na mahal pa kita, kaso di na pwede dahil meron ka ng iba. Kung alam mo lang gusto kitang balikan, kaso may mahal ka na at di na ako ang iyong mundo. Ibabalik mo lamang ang oras na nasayang lang kahapon. Di na sana huminto sa panahong huli ng lahat para sa atin. Kung alam mo lang na mahal pa kita, kaso di na pwede dahil meron ka ng iba. Mahihigit mo ba sa isang katulad mo, inang mapagmahal na totoo? Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo, walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang imig at titik ay pag-ibig sa puso mo. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya ang laging angad mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Yan, Joy, maraming salamat, ano, at nabigyan mo kami ng mga ilang awitin, no? Ayan mo, babalik at babalikan kita para kahit paano makabigay ako ng konting tulong sa iyo. At sa mga susunod, sana mayroon namang mga bagong ihandog ka na awitin sa amin. So, Joy, lagi kang mag-iingat. Sabihin mo na lang sa mama at papa mo na duman ako rito, no? Opo. At ang iyong pag-aaral ay tuloy-tuloy lang. Kahit anong hirap, basta importante, makamit o maabot mo ang iyong pangarap sa iyong
future o sa iyong gustong marating sa pag-aaral. Okay. So, maraming salamat again and mag-iingat palagi. So, yun, maraming salamat sa lahat, ano, at unang-una nagpapasalamat tayo Kuya Bal Santos Matubang at Ina Vlogs Kalinga Prab at shout out sa landing pad ng Dunsol, landing pad ng Kumaka at landing pad ng Davao. Yun, nagpapasalamat din tayo Lisa 67 Vlog, Lani Wonder Woman, Chunila Reyes, Irene Pahoyo, Tita Eman Pong Channel, Mil Lapitan Hong Kong, at a shoutout Dialabs Official, Mama Shinya Vlog. At sa mga kababayan nating OFW, lagi po kayo mag-iingat kung saan mo po kayo naroon. Ano? At a shoutout KTV Angels, KTV Angels 100, shoutout Kindred TV, Maria Cosinera. Mga kalingap, mga kababayan, maraming salamat sa lahat and God bless us all. Bye-bye!